tamang pag-inom ng tubig base sa bigat, base sa edad, sa laki ng katawan. Tapos, anong mga sakit matutulungan ng pag-inom ng tubig? Alam ko, maraming controversy sa pag-inom ng tubig. Maraming nagsasabi na hindi mo kailangan ng 8 glasses. Meron nagsasabi pwedeng 3 to 4 glasses. Actually, wala naman talagang tama o mali based on science. Mahirap talaga i-prove. Pero para sa akin, kung payo ko susundin nyo, sa akin, mas maraming tubig, mas maganda. Okay, 8 glasses minimum o mas marami pa, mas maganda sa panahon ngayon. Tingin ko mas panalo, mas mahaba buhay, pero nasa sa inyo. Libre naman yung tubig eh. Yan na lang ang libre. Ang hindi libre yung ma-kidney failure, ma-UTI, ma-hospital, yun ang hindi libre. Pero ang tubig, libre. Hindi ko alam ba't pa natin kailangan tipirin ang tubig. Science-based health benefits of water. Okay? Ang katawan natin, 70% water. Ayan, no? Almost 70%. Pag kulang ka sa tubig, minsan meron kang mararamdaman, minsan wala. Headache, bad breath, nagka-constipate, mabilis heartbeat, pagod. Okay? Pero bukod dito, marami pang iba. Yung iba, nag-heart failure, nagda-dialysis, kidney failure, marami pa. Maraming benepisyo pag inom ng tubig mula ulo hanggang paa. Sa utak, yung mga headache, mga migraine, nakukuha ng pag inom ng tubig. Pag nanghihina ka, iinom ka lang ng tubig. Diba? Pag inaantok kasi nga, nadadry din, nadidehydrate din eh. Mga alcoholic, diba? Pag uminom ng alak, nadidehydrate sila, ihi sila na ihi. Yung malakas sa kape, inom ng kape, nadidehydrated sila, ihi sila na ihi, kailangan mo rin ng tubig. Maraming tubig, nakakapayat din. Okay? Kasi busog ka na sa tubig eh. Headache, joint pains, constipation. Kaya matigas ang dumi natin, di ba? Bakit matigas? Kasi kulang sa tubig. Ito importante. Kidney failure. Pag nagkulang ng tubig, nasisira ang kidneys. Yan, nagkaka-kidney stones. Bakit nagkakaroon ng kidney stones? Tubig lang ang panlaban yan. Pero pag kidney stones, maraming tubig. Baka 8 glasses of water, hindi na pwede. Baka 10 hanggang 12 basong tubig pag kidney stones na. Pati bago matulog, inom ka maraming tubig. Gigising ka talaga madaling araw. 1-2 beses para umihi. Paano kidney stone na eh? Nagbuo na eh. May UTI para gumanda ang balat. Tubig din. Hangover. Ang katawan natin, ayan o, 70% water. Ang lungs natin, 90% water. Okay? Brain natin, 75% water. Dugo natin, halos lahat tubig. Skin natin, 80%. Muscle, 75% water. Kahit ang buto mismo, 25% water. So, kailangan mo talaga. Kailangan ng atay natin. Hindi gagana yung atay, yung metabolism, pag walang tubig. Pag digestion, paano tutunawin ng tiyan, ng bituka, kung walang tubig? Laway, kailangan mo laway. Di ba, pag kulang ka sa tubig, dehydrated ka yan. Pag inom ng tubig, pag gising sa umaga, ayan o, 2 to 3 glasses. Isang baso pagising, habang kumakain, 2 baso. Mula tanghali, ayan o, hanggang hapon, 2 to 3 glasses ulit. Bago matulog, 2 baso, 8 glasses. Pero sa akin, medyo kulang na 8 glasses ngayon. Depende kung nagtatrabaho ka sa labas. Diba? Paano kung global warming, sobra init ngayon, sobra humid, pinagpapawisa ka, kulang na 8 glasses. Baka 3 litro. Yung mga mataas ang creatinine, may kidney disease, stage 1, stage 2, stage 3, tanong nyo sa nephrologist niyo. Sasabihin niya sa inyo, ang kailangan yung tubig, usually, 3 litro or 12 glasses of water. Okay, ganong karami. Meron kayong napapanood na video, nagba-viral, sasabihin, masama ang maraming tubig na kamamatay. Okay, tama yun. Marami. Ano ibig sabihin ng marami? Ang marami, 5 litro.
5 litro, marami. Oh, 20 glasses of water. Hindi matayabot ng 20 eh. Marami, baka 4 na litro, 16 glasses, medyo lampas na yon. Oh, yun ang marami. Pero ang 8 baso, hindi marami. 12 glasses, hindi marami. Kaya huwag tayo magka-issue sa ganung topic. Ang sobrang dami, sobra-sobrang daming tubig. Okay? Pero 8 to 12, tama lang yan. Depende sa trabaho, depende rin sa laki ng katawan. Ito, tingnan nyo maigi. Ginawa ko na ang table eh. Ito yung baso ng tubig. Okay? Na kailangan mo. Ito yung litro. Kasi yung iba, 1 glass. Tatanungin, Dok, ano 1 liter? Ayan, inayos ko na. Ito, kilo. Ano kilo mo? Meron ulit magre-reklamo, Dok, kilo yan eh. Kailangan pounds eh. So, ito, pounds. Okay? So, tingnan nyo ilang pounds kayo. Kung kayo ay bata, bata pa, kunwari, ito, 59 pounds. Yan o, bata. So, pag bata, mga 3 to 4 glasses pa lang in a day. Bata pa eh. Pero pwede na mas marami kung bata. Kung ganito, 119, okay? 119 pounds o 54 kilos, mga 6 to 8 glasses of water, 1.5 to 2 liters, pwede. Katulad ko, 158 pounds ako, lalaki, 8 glasses of water. Mas mataba ka pa, 10 glasses of water. Pero itong graph, sa tingin ko ngayon, medyo mali na to. Ito siguro para sa mga nakatira sa malamig na lugar. Pang Amerika to. Sa ating kulang na to. Yang ano, ito sa mga babae, 120 pounds, 6 glasses, kulang to sa tingin ko. Mainit masyado sa atin. Sobra kang mapapawisan. Pwede kung nasa office ka lang buong araw naka-aircon. Pero pag lumalabas ka, messenger, may trabaho, pinapawisan, dagdagan mo 2 basong tubig. Yan ang maximum, mga 14 glasses of water. Pero depende pa rin, yung mga runner, yung iba, mas marami pa. Tulad na sinabi ko, para sa tiyan, para sa balat, pampapayat, kahit sa dugo. Paggawa ng dugo, kailangan din tubig. Pagising sa umaga, very important. 1-2 basong tubig. Magbabaong ka rin ng tubig sa trabaho mo. Kung gusto mo tsaa, pwede rin. Gusto mo lemon water, pag-usapan natin. Gusto mo lemon water, gusto mo buko, o ano, titingnan natin kung ano maganda. Yan, every meal may tubig, bago matulog, tubig, maraming sakit sa kidney, sa utak, sa puso, sa tiyan, many, many disease, kahit sa arthritis, may tulong po. Pag-usapan lang natin konti, lemon water tsaka coconut water. Lemon water, pag konting lemon lang, di parang baliwala lang. Pero pag dinamihan mo konti, syempre may dagdag benefit siya bukod sa sinabi ko pa. Okay? Ang dagdag benefit niya, ayan na, pwede mo lagyan lemon water. Huwag lang sobra tapang, ha? Siguro sa 1 litro, kalahating lemon lang siguro. Kalahating lemon. Ayan, no? Hydration, para sa utak, sa constipation, kidney stones. Ito, ano to, pareho lang to sa tubig, eh. So, hindi siya added benefit ng lemon water. Ito, vitamin C. Siyempre, diligyan mo na ng lemon, eh. So, vitamin C na, may dagdag benefits. Para hindi magkasakit, di ba? Weight loss, pwede, pareho. Tubig o lemon water. Baka ayaw mo yung walang lasang tubig. Gusto mo may lasa, pwede rin. Ito, pwede mo gawing alternative, di ba? Ayaw nga natin ng soft drinks, ayaw natin ng iced tea, ng matatamis. Kaya, lemon na lang. Sabi nyo, walang lasa. At least, ito may lasa. Imbis na matatamis, ito pampalit mo. Yung iba kasi ayaw ng tubig. Prevents kidney stones. Yung tubig mismo nakaka-prevent ng kidney stones. Pero yung lemon may citric acid. Yung citric acid kumokontra din sa paggawa ng kidney stones. So pwede rin to. Pwede rin to sa may kidney stones. Digestion, tubig, lemon water, pareho lang. Ano naman po side effect? Ang tubig walang side effect. Pero itong lemon water, ang pinaka side effect lang kung masyado matapang. Kung konting lemon lang,
pwede na. Kung nagtitipid ka, lamansi, konti lang pwede na. Huwag mo na ilagay na sugar. Kung sugar, matamis din. Nakakataba. Pero yung side effect lang niya, mainly, kung masyado matapang, baka masira ipin. Baka medyo mahapdisat yan. Yan lang konti. Mahapdisat yan. Masira ipin. Yun lang naman. Pero otherwise, okay naman siya. Next, coconut water. Sabi mo, Doc, ayoko tubig eh. Gusto ko buko. Okay? Sige, ano? Ito ang problema sa buko. Ang tubig, zero calories. Ang tubig, hindi nakakataba. Kala nyo lang nakakataba. Ang buko, may 44 calories bawat baso. Isang buko, mga dalawang baso yon, 88 calories. Kainin mo pa yung laman, 100 calories. Almost 200 calories pag malaki yung buko. So ito, hindi siya only kasi pwede kang tumaba. Benefits ng buko, ganun din. Pero ito kasi, bukod sa tubig, may potassium siya. Mga pinapawisan. Para siyang sports drink. Para siyang energy drink o sports drink. Potassium, sodium, calcium. May dagdag siya. Yan. Huwag din sosobrahan. Ayan. Marami siyang nutrients. Tulad na sinabi ko, di ba? May carbohydrates siya pa. May konting protein. May antioxidant pa ang buko. Maganda rin. Sa diabetes, okay naman, may component na may benefit. Pero syempre, pag sobra daming iinumin mo, baka tumaas din blood sugar. Kidney stones, tubig na lang o lemon water. Ito, basically, yung liquid sa buko, buko juice. Ay, maraming buko juice natin, nilalagyan ng matatamis. Eh. Ibang usapan na. So, pag lemon water or buko, huwag nalagyan na sugar. Para sa puso, okay lang naman ang coconut water. Ito maganda, after exercise, pagpagod. Diba? Pinapawisan, maganda yung buko. Pwede siya. Kasi pampalit ng potassium eh. Mga low potassium, pinapawisan. Nagka-cramps, pinupulikat. Pwede ito. Nagja-jogging, daily source of hydration. Pwede, medyo mura din ang buko. Bottom line, may benefit din siya. Okay? So, sana po nakatulong to. Tubig lang, pagkulang inom niya. Paano malalaman kung sobra o kulang ang tubig? Tingnan yung kulay ng ihi. Pag ang kulay ng ihi niyo masyado ng madilaw, very yellow, very orange, kulang na kayo sa tubig, habulin na natin. Dapat hindi na po kayo inuuhaw. Pag nauuhaw kayo, ibig sabihin, dehydrated na kayo. Kulang na kulang na. So, wag na hintayin mauhaw. Bilangin nyo 8 glasses. On the average, pwede up to 6 to 8 kung medyo maliit ang katawan. Pero kung malaki ang katawan, mas marami ang kailangan. Salamat po.